showbiz, span latex, mga datihang Davor Cuts ng Eat Bulaga. Kilalanin ang mga makakasama ngayon sa bagong Eat Bulaga. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para kung unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula sa ating updates, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin dito po sa YouTube at ganun din naman sa Facebook page. Salamat po sa lahat ng mga nanonood, nagko-komento at nag-share ng ating mga latest updates. So ngayon, let's talk about our topic for today's video. Dahil after nga mamaalam or magpaalam ang TBJ sa Eat Bulaga at sa Tape Incorporated last May 31, 2023, ay talagang sumasabog po ang bawat araw sa mga kaganapan at mga revelasyon na naglalabasan sa social media, maging sa lahat ng mga news online na kung saan sila po yung number one trending na laging pinag-uusapan. Katulad nga ng ipinangako ng mga halos host at Tape Incorporated na maglalabas sila ng panibagong Eat Bulaga kung saan meron pong greater rebranding at malaking pagbabagong magaganap. At naganap na nga ito kahapon ng Lunes, June 5, 2023, kung saan ipinakilala na nila ang kanilang mga baguhang host, no? Na syempre, according po sa ilan sa mga netizen at ilan sa mga nakapanood ng live kahapon, eh talaga namang kakaiba ang kanilang mga naging reaksyon. Naging number one trending ang Eat Bulaga, not because nagandahan sila, but because of the negative comments na natanggap nila mula sa mga netizen. Ipinakilala na nga ng halos host, family or siblings, and the Tape Incorporated ang mga baguhang host. Sinabi nga na nangarag talaga itong pong mga halos host family dahil hindi sila nakapaghanda na ito na pala yung pagkakataon na kailangan na nilang maghanap, no? Dahil syempre hindi naman nila alam ang plano ng TBJ. Pero alam nyo po ba na isa sa mga host na masasabi nating main host nitong bagong Eat Bulaga ay hindi na nga nagulat, dahil hindi na siya nagulat na makatanggap ng mga matitinding bashing at panlalait sa bagong format ng naturang showtime, noontime show. Nag-trending nga ito sa Twitter, pero halos lahat ng komento ay negatibo sa show, lalo na sa host. Kaya naman, saglit na kung saan pagkatapos silang mag-live at sinabi niyang expected na ang bashing na matatanggap nila, sabi nga ni Paulo Contis. Aminado raw siya at ang mga kasamahan na hindi pa nila kayang pantayan ang dating Eat Bulaga, lalo na sa mga host na mahigit ng 40 years na nasa noontime show. Nag-agree naman siya sa komento ko na parang mall show lang, nanganganay pa sila at marami pang pwedeng baguhin at ayusin. Ayan. So aminado naman sila, ina-admit naman nila sa sarili nila na hindi nila pwedeng mapantayan or hindi nila maaaring magaya. Sabi nga ng isang kanta, 'di ba? You can copy them but you cannot duplicate those things na ginagawa po ng TBJ for more than 40 years, kasi 44 years po sila in existence. Hindi nga naman maayos ito overnight, lalo na kung nakaraang Biyernes lang na finalize ang host na nag-rehearse na sila kinabukasan. Pero alam niyo po ba na ilan sa mga datihang Davor Cuts ay na-opera na din, no? Inoperan po ng halos host family or ng Tape Incorporated. Tulad na lamang po ng nag-iisang Michael B. Yan, inoperan po siya na magbalik bilang isa sa mga host po ng Eat Bulaga. At alam naman natin that Mr. or Michael B. is been part of Eat Bulaga for more than a years din siya. But dahil po dun sa conflict of the schedule, yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit napilitan siya na umalis at magpaalam na nga dito sa Eat Bulaga. Kaya naman, sa offer po sa kanya ng halos host at ng Tape Incorporated na mag-host dito po sa nasabing show, ito po ang kanya pong sinabi. Sabi niya, Michael B. refuses to accept as a new host of Eat Bulaga. Comedian and novelty singer Michael B. refuses to accept the new
job offered to him by Tape Incorporated, headed by Romeo Halosos Jr., to become as one of the main hosts of Eat Bulaga. With his experience and versatility as a host, Michael B. is capable to execute the job perfectly. According to our source, Michael B. has a deep respect to Tito Soto, Big Soto, Joey De Leon, and other co-hosts of the show. He considered TBJ as his mentors and supported them for the fight. The viewers had enjoyed his comics attack when he was a guest impersonator host on Willie Revillame's Wawawin last year. Michael B. was a co-host of Eat Bulaga from 2003 to 2016, and he left 2016 to pursue more on his main projects, Bubble Gang and Pepito Manaloto, hashtag Eat Bulaga. So which means talagang tinanggihan niya po ito. At isa rin sa mga mapapanood natin soon, according po sa isang source, na kung sabi nga po, meron pong mga inilabas na pangalan ng mga Dabar Cats na nag-resign. Pero ito pong si Miss Karen Stirrup, na isa sa mga Be The Next Champion, ay hindi po siya pumirma, no? Kaya po tinatawagan din siya ng Halosos Family or ng Tape Incorporated. Ganon din si Miss MJ Lastimosa, na tinatawagan din ngayon ng Tape Incorporated para maging isa sa mga main host ng nasabing show. Ngunit, isa naman po sa mga tinawagan din, actually, at siya po ay nirefuse na rin. Sabi niya, no, marami rin naglalabas ang unang publicity show na nagsabing si Kuya Kim Atienza ay makakasama sa bagong Eat Bulaga. Bilang talent manager ni Kuya Kim, ayan, nagsalita na po yung kanyang talent manager. Sabi niya, thank you for keeping at Kuya Kim Atienza top of mind in premier hosting platform because he certainly work hard and delivers very well in all of them. But we'd like to clarify that he cannot do the Eat Bulaga replacement show as it conflicts with his prior commitment with the daily program TikTok Lock, which also performing very well in the rating produced by GMA Network, where Kim is contracted as an exclusive talent. Thank you very much and happy Monday to all of us. So, ibig sabihin, tinawagan na po si Kuya Kim, pero siya po ay tumanggi na gawin po itong offer na ito. So, nanganganay pa nga lang ang programa. Ang mahalaga na iraos na ang tinatawag na fake bulaga, ang imposible noon, realidad ngayon. Ang huwad today, malay natin, tunay na tomorrow. So, yan po yung ilan sa mga statement po ng ilan sa mga news online po natin. Kasi marahil, hindi po natin pwedeng sabihin na talagang hanggang ganito lang sila, diba? Hindi natin sila pwedeng i-judge kung ano man po yung mga pinapakita nila ngayon. May mga po mga negatibong bash or negatibong statement po na nanggaling sa mga viewers, pero sabi nga ni Mr. Paolo Contis sa kanya pong statement na nandun po sila para po magtrabaho at magpasaya ng maraming mga Pilipino. Ngayon, kung ano man po yung mga naririnig nila ngayon is dead man na lang daw, di umano sila sa ngayon dahil they are just doing their job. At alam ko po na malaki, sabi nga ni Paolo na malaki ang respeto niya dito po kay Bossing at sa lahat po ng mga dating miyembro ng Eat Bulaga. So sabi niya, masaya at hopeful, sabi niya, pero masaya na rin sa kinalabasan ng unang araw nila sa Eat Bulaga at pati raw ang kanila mga boss ay natuwa sa pinakita nila. Masaya at very hopeful ang atmosphere sa studio from the bosses, staff, crew, lalo na studio audience. Hiningan na rin ang reaction ng bashing na natatanggap nila. So, expected na nila. Ang yung bashing, expected naman yun. I just hope people can give us and the show chance. Ang goal lang naman namin is magtrabaho at magpasaya ng tao. Wala kaming gustong apakan na tao. Mukhang magdadagdag pa nga sila ng iba pang mga host, ano, dahil mukhang nakukulangan pa ang marami. At in-expect natin talaga yan, na first day pa lang samot-sari na po ang mga negatibong statement na natatanggap po nila, pero sabi nga magpapatuloy pa rin sila hanggat
hanggat ibinibigay pa sa kanila yung pagkakataon na maging parte nga nitong sinasabing fake bulaga. So, dahil dyan, kayo na po ang humusga at ano po ang inyo pong masasabi patungkol sa balitang ito. Mag-comment lang po kayo sa ating comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.